Ang press conference na ito ni Transportation Assistant Secretary Mark Tolentino ang naging mitsa ng kanyang pagkakasibak. Pinatawag ito ni Tolentino para ibulgar daw na may nakikialam daw sa bidding ng first phase ng Mindanao Railway Project. Proyekto mag-uugnay sa Tagum City sa Davao del Norte at Digo City sa Davao del Sur. Sabi niya may ilan daw na gustong ipangutang ang gagastusin kahit na meron naman daw pondo. Kung sino yung may mga personal interest dyan, pasensya na po. Isusumbong ko po kayo sa ating mahal na Pangulo. Hanggang sa sinabi ni Tolentino na lumapit siya sa isang kamag-anak ng Pangulo. I asked a support of one of the first family sa tinanong ko, "Ma'am, sir, ituloy ko ba ito? Kung sabihin niyo hindi, hindi ko ituloy." Sabi niya, "Go." Hindi ko lang sabihin kung sino, but sabi niya, "Go." Nasa likod mo ako. Ituloy ako. Yes. Secret po yan as of the day. Itong ikinagalit ni Pangulong Duterte kaya sinibak niya si Tolentino sa pwesto. Kapag kinausap niyo po ang kahit sinong kamag-anak ng presidente, basihan na po yan para kayo ay sibakin. Itong pagsibak po kaya ASEC Mark Tolentino, magsilbing halimbawa po. Kapag sinabi ng presidente ni huwag niyong kausapin ang kamag-anak at kaibigan, huwag na huwag niyo pong kakausapin na. Maging ang asawa ng anak ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte, umalma sa sinabi ni Tolentino. Sa Facebook post ni Attorney Man Scarpio, tinawag niyang sinungaling si Tolentino sa pagsasabing in charge siya sa Mindanao Railway at magkakalat daw ng kasinungalingan na may blessing ito ng First Family. Babala niya kay Tolentino huwag na huwag daw gamitin ang pangalan ng First Family sa kalokohan niya. Tungkol naman sa sinabi ni Tolentino na may nakikialam sa proyekto, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bahala na raw ang DOTR na mag-imbestiga sa alegasyon. Sa press conference ng Biyernes, sinabi ni Tolentino na pinigilan raw siyang magsalita ni DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan. Can a director stop an assistant secretary? Can a director stop a presidential appointee? Yun ang tanong dito. And I'm sure yung director na yan, ang nag-utos niyan isang dilawan. So may dilawan po dito sa DOTR. Sabi ni Batan, pinigilan nga daw niya magpa-press con si Tolentino. Nagpasabi na raw kasi ang China na gusto nitong pondohan ang mga susunod na phases ng Mindanao Railway at kulang ang perang inilaan sa budget. Yung approve natin na project cost is not sufficient even for the entire phase 1. Ang nag-express ng intention to assist us for the entire Mindanao Railway project is our partners from China, is the Chinese government. Sabi ng DOTR, sinusuportahan daw nila ang desisyon ng Pangulong Sibakin sa Tolentino sa pwesto dahil sa mga questionable umano nitong ginagawa sa ahensya at pagdawit pa sa First Family. Pagsisiguro ng DOTR, on track at on schedule ang Mindanao Railway at matatapos ito sa taong 2021 nang walang delay at korupsyon. Sa isang text message naman, ang sabi ni Tolentino, re-respetuhin niya ang desisyon ng Pangulo. Patuloy raw niyang susuportahan ang Pangulo at itutuloy ang laban kontra korupsyon at protektahan ang interes ng Mindanao at mga taga roon. Joseph Moro, Nakatutok, 24 Oras.